Hello guys, welcome back. At yun guys, may ituturo naman po ako sa inyo kung paano mag-install ng Windows 7 gamit ng CD-ROM. At mayroon na po akong ini-install guys na Windows 10 na video. At kung gusto nyo ng Windows 10, search nyo lang yung aking tutorial sa Windows 10 guys. At ito guys ay Windows 7. Ituturo ko naman po sa inyo. Same lang ang proseso guys sa Windows 10 at Windows 7 guys. Pero may kaibahan kasi Windows 7 to. At ngayon guys, ang gagamitin natin ay CD-ROM. Yung iba naman, ang ginagamit nila guys ay USB bootable guys ang ginagamit sa iba. Halos lahat USB bootable siguro ang ginagamit, pero sa akin USB, ang sa akin ay CD-ROM. Tuturo ko po sa inyo guys kung paano ginagamit ang CD-ROM pag install ng OS. Kaya intro muna tayo guys. Ngayon guys, mag-umpisa po tayo sa ating tutorial ngayon kung paano mag-install ng Windows 7 gamit ang ating CD-ROM. Ito po guys, ang ating gagamitin, CD po ito, at ito po ang CD-ROM natin, at ito ang ating gagamitin para pang-install ng ating OS Windows 7. At ito guys, sinisit up ko na kung paano ito nilagay rito. Ito sa atal po, ito power cord, ito power cord po ito ng ating CD-ROM sa ating SSD. Ito po SSD po ito guys, dito natin ilalagay ang ating OS. At ito guys, RAM po ito, ito ang RAM, power supply, ito ang ating heatsink fan, motherboard ito. At umpisa na natin guys kung paano ito gagawin. Anong gagawin natin guys, i-switch on po natin ang ating motherboard. At ganito guys ang pag-switch on. Yung pag-switch on po na itong aking gagawin guys ay direct na po ito, kasi wala po itong casing, kaya dinadirect ko po lang ang pag-switch nito. Ayan po guys, nakauna. Nauna po natin ang ating motherboard, at iyan maandar na po siya. At ayan guys, i-next po natin guys. Click po natin ang next. Click po natin ang install now. Hintayin lang natin guys. At dito guys, hanapin po natin ang Windows 7 Professional. Ito guys, Windows 7 Professional 64-bit. Click po natin. Next. Click po ang next. Click po natin ang next. At dito guys, click po natin ang I accept the license terms. Tapos next po guys. Dito guys, dalawang pagpipilian dito. Kung mag-upgrade lang kayo sa inyong Windows, pero kung wala pang laman yung SSD ninyo ng Windows, piliin nyo po ang custom. Yan. At ito guys, ang ating SSD disk. Located natin dito. At hindi na natin ito papartitionin guys, kasi
pang OS lang itong aking SSD, 120 gig lang ito, kaya pang OS lang, at mag external SSD lang ako or external hard drive. Depende na rin kung ilang gig ang ilagay niyo sa inyong external. At itong aking ginagamit pang OS lang to, guys. Kaya next na lang natin, guys. Ayan, guys. Installing na po, guys, ang ating Windows 7. Ayan, guys, malapit na po tayo matapos sa expanding Windows files. Hintayin lang natin, guys, at matapos to, guys, ay automatic restart po ito, guys. Wag nyo lang galawin, guys, ang keyboard, kasi kung ginagalaw nyo, may iba yung setup natin. Ayan, guys, magre-restart po yan ang kusa, guys. At huwag nyo lang galawin ang keyboard, guys, para ang mabasa niya ay yung SSD na po. At ayan, SSD na po yung nababasa niya, guys, kasi hindi natin ginagalaw yung keyboard. Kung ginagalaw nyo yung keyboard o i-click nyo yung start, ay DVD-ROM talaga ang mababasa niya. At yan po, guys, ang ating SSD na ang nababasa. At ito, guys, kayo nang bahala, guys, kung lagyan nyo ba ng name yung PC ninyo. Yung sa akin ay PC 1 ang ilalagay ko, guys. Pagkatapos yung lagyan ng pangalan, i-next nyo lang, guys. At ito, guys, set a password. Sa akin, guys, hindi ko na lalagyan kasi gusto ko lang, hindi ko na lang lalagyan. Depende na rin sa inyo, guys, kung lagyan nyo ng password, kayo na bahala, guys. Kaya next ko na lang, guys. At itong product key, guys, lagyan natin mamaya pagkatapos natin pag mag-install ng OS, guys. Kaya next na lang po ulit. At dito, guys, ask me later, guys. Ask me later. At dito, guys, ay i-click nyo po ang automatically adjust. I-unclick po ninyo yan. I-uncheck po ninyo. Tapos
Hanapin dito ang Pacific Time. At ayan, Pacific Time. Set nyo po ang calendar, guys. February 26. At pagkatapos ng pag-set ng calendar, set nyo po ang time. Ayan, set the time niya. Pagkatapos ng pag-set ng time, guys, ay next nyo lang. At ayan po, guys, tapos na po natin tayong nagpag-install ng Windows 7, guys. At ito ang kanyang mukha, guys. Ito ang kalabasan, guys, ng Windows 7. Ganyan lang, guys, pag-install ng Windows 7, guys. Sana makaya niyo, sana may makukuha ninyo ang aking tutorial at sana ma-okay yung computer ninyo. At ayan po, guys. Sana po may natutunan po kayo sa aking mga tutorial, guys. At may nakukuha po kayo sa aking tutorial kagaya ng Windows 10 at Windows 7. Importante talaga yan, guys, lalo na kung may computer ka sa iyong bahay, personal mong computer. Importante talaga yan, matuto ka mag-install ang OS, guys, kasi hindi ka naman problema sa technician, ikaw na lang mismo ang gagawa, guys. At sa may mga pisonit yan, importante talaga itong aking tinuturo kasi napaka-importante talaga ang OS sa ating computer, guys. Kaya kung narilito ka sa aking mga tutorial, mag-comment ka lang para mag-guide ko kayo kung ano ang hindi niyo naintindihan sa aking tutorial. At i-guide ko kayo, guys. Kaya kung naka-subscribe ka sa aking channel, guys, updated ka talaga, lalo na sa mga bago kong mga tutorial, guys. Updated ka kung naka-subscribe ka sa aking channel. Kaya kita-kits tayo, guys, sa next kong tutorial, guys. Salamat. Thank you.